Hello guys, welcome sa panibago na namang content. Bali, itong content natin ngayon is part 2 nung proseso ng pag-join sa international cruise ship. Bago lang natin simulan yung part 2 ng international cruise ship, gusto ko munang mag-thank you dun sa tatlo. Kay Jomar B. Cordials na nagtatrabaho sa international cargo ship. Kay Lumri Kasidsid din nagtatrabaho sa international cruise ship. Then si Gamil Pascolado, yung content nga natin ngayon, na nagtatrabaho rin sa international cruise ship. Gusto ko lang mag-thank you kahit late na rin, syempre. Gusto ko mag-thank you sa inyo sa pagbibigay ng video, pagbibigay ng oras, kahit onboard kayo. Alam ko ang hirap ng trabaho sa barko, pero nagbigay kayo ng time. At syempre, sobrang mahal ng internet sa barko, di ba? Kaya, pero nagbigay kayo ng time, sa ating YouTube channel na makapag-share sa mga aspiring seafarer natin kung paano yung mga naging proseso nyo at magbigay ng advice. Doon, kung isa ka rin sa mga aspiring seafarer na nangangarap makapag-barko, please click the subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga i-release natin video. Siyempre, mag-click mo na rin yung like at mag-comment ka ng gusto mong malaman. Tatry kong sagutin yan. Mostly talaga pag sinabing taga-province ka, then wala kang backer o referral, nahihirapan talaga mag-apply. Ang content natin ngayon is Gamil Pascolado na nakatira sa Bohol at bunso sa magkakapatid. Kung ano-ano ba yung mga maibigay niyang tips at ano-ano yung mga naging proseso niya bago siya mag-join sa international cruise ship ngayong may COVID-19. Ako si Gamil Pascolado, isang seafarer. Nagtatrabaho sa isang international cruise ship bilang isang steward. So, yun nga, natawagan ako sa aking lineup ay nandun pa ako sa aking probinsya. So, dali-dali akong nag-sikaso para makaluwas ng Maynila and para malaman ko ba kung ano ang mga kailangan kong gawin. So, yun nga, pagdating ko sa Manila ay nag-medical muna ako. Tapos noon, awa ng Panginoon ay naging okay naman lahat, fit naman. And may ilang araw lang ay tinawagan ako ng agency na kailangan na namin mag-isolate sa isang hotel. So, isolate kami noon 5 days and kasama na rin ng swab test. So, katapos ng 5 araw ay sinabihan na kami na kami ay sasampa na. Kailangan na namin maganda. Yun, Manila Bay lang kami mag-join sa isang sister company ng aming kumpanya. So, nag-join kami. And another 14 days quarantine na naman po sa barko. Kailangan muna tapusin yung 40 days bago ka yung magpagsimula ng trabaho. And yun po, medyo mahirap yung journey natin sa pag-sampa dahil sa COVID, sa pandemya. Kaya yung iba dyan na naghihintay ng lineup ay ante-ante lang. Pag-ipasensya na lang. Okay, kumusta ang trabaho sa barko? So, para sa akin ay ayos naman at medyo hindi mahirap ngayon kasi nga walang biyahe. Hindi katulad dati na nung na-assign ako sa isang barko na biyahe ng US ay matindi ang trabaho doon. Hugan dahil nga US port, so napaka-stricto talaga pag na-assign ka doon. Lalo na biyahe ay sa pa-US. So, ngayon ay medyo parehas relax. So, hindi naman natin masabi na relax kasi araw-araw ay nagtatrabaho pa rin tayo. So ngayon, hindi katulad dati na araw-araw may checking. So, as a galley steward, maintain pa rin ang cleanliness ng
ng area natin kung saan mo tayo na-assign. And wag nating pabayaan pa rin na madumi yung area natin kasi nga meron pa rin tayong sinusunod na standard cleaning procedure ng barko. Okay, sa tanong na paano ba ang nagsimula sa pag-a-apply sa barko, ay nagsimula muna ako magtrabaho sa land base. So, land base sa Manila lang. Ako lamang po ay nag-experience sa restaurant company sa Manila. So, bale, isang kumpanya, 6 months contract po kasi contractual pa nun. Tapos nag-apply ulit ng isang restaurant company, ng isang pizza. Ngayon, pansa ko noon. Tapos, nag-desisyon ako mag-apply ng barko. So, nag-apply ako sa isang agency, yung nang magsaysay. At online pa yon. So, bali, nag-fill up ako online. Nag-ano ako doon, ano yung posisyon na gusto ko at mga experience dapat ilagay din. So, clear lang po na hindi po ako nag-experience sa 5-star hotel. So baka sakali lang yun na matanggap. At kung hindi naman matanggap ay okay lang. Try na lang tayo sa iba din. So, swerte. Natawagan tayo. Mga bansa na puntahan ko na ay US, Canada at ang Mexico. So, tatlo pa lang kasi bago pa lang tayo nagbabarko. And sana sa in the future ay matapos na tong pandemic na to, matapos na ang problema natin ay makabalik na sa lahat ng biyahe at marami pa tayong gustong puntahan. So, yung pangarap ko pang mapuntahan na yung mostly sa Europe. So, yung mga Barcelona, yung Italy, yung Paris, at yung Santorini. So, yun yung mga plano kong puntahan at yung mga pangarap ko pa mapupuntahan. So, hopefully soon, tapos ng pandemic, na makabalik na tayong lahat. Ay, advice ko lang sa gustong magbarko ay huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil ako po ay wala po akong experience na kadalasang hinahanapan sa pag-apply ng barko. Wala akong experience sa 4 to 5 star hotel. Lalo na hindi rin po ako maritime graduate, hindi rin po ako HRM graduate, at lalong hindi pa ako 4 years graduate. So ako po lang ay 2 years graduate lang. So nung ako nag-apply ay yung experience na nilagay ko lang ay yung aking pagkatrabaho bilang isang crew o service crew sa isang casual dining restaurant. So bali 6 months ako nagtagal doon kasi contractual at kailangan mag-apply ulit ng another company. So, nag-apply ako. So, naging 8 months at nag-decide ako na mag-apply. So, nag-try ako mag-apply ng barko. So, hindi ko na iniisip na ito lang yung experience ko. Baka hindi ako matanggap dahil hindi ako nagpag-experience sa hotel. Hindi kaya sa mga fine dining restaurant. So, natanggap tayo, awa ng Diyos, natanggap tayo sa isang cruise ship. At so yun lang yung mga ma-advise ko sa inyo na dapat yung po yung isipin na ito lang kayo na isa lang kayong crew o yung experience nyo apply lang ng kahit saan na agency, marami naman dyan at
magdasal palagi. Yon, sobrang ganda ng naibigay na advice ni Gamil Pascolado, kasi I am not also a 4-year graduate and I don't have any 5-star hotel experience. Only casual restaurant lang din sa probinsya dito sa Real Quezon. Then yon, I also work in a call center 5 years, pero I'm not really good sa academic, kasi nung high school at college hindi talaga ako magaling sa academic. Alam na alam niya ng mga classmate ko. Pero nakapagtrabaho ako sa call center ng 5 years. Kaya sipag at diskarte lang talaga, guys. Hindi basihan yung status mo nung nag-aaral ka. Ang basihan ay diskarte at experience mo, syempre. Kung paano malulusutan yung mga interview, paano mo sila makukumbinsi. Kaya tiis lang, tsaka pray, syempre. And then once na nag-a-apply ka, wag mong iisipin talaga yung negative sa iyo. Huwag mong isipin yung positive ka lang talaga, na kaya mo talagang makuha yung gusto mong pag-apply na position. Siyempre, positive lang lagi, na kaya mo din. Hanggat may explain mo ng maayos dun sa interviewer yung gusto mong sabihin, huwag ka lang kakaban at huwag kang mag-isip ng negative, kasi kailangan magtiwala sa sarili mo talaga na kaya mo. Na kinaya ng iba, kaya mo rin. Yun talaga yung pinaka-the best na pamato mo, yung tiwala mo sa sarili, diskarte. Hindi basihan talaga yung status mo sa school o status mo nung college na ganito ka lang, hindi basihan yun. Kaya, at syempre, hindi rin basihan yung experience mo na wala kang 5-star hotel experience, restaurant lang. Kaya tiwala lang at diskarte, guys. Kasi, syempre, kung kinaya namin, makakaya rin ninyo. Kasi, syempre, alam nyo naman ng positivity o yung kakayahan nyo sa sarili nyo. Kaya, kailangan lang talaga i-push nang i-push, guys. Kasi, sobrang hirap, kasi wala talagang madaling makuha, lahat pinaghihirapan, kaya push lang ng push. Kaya yun, sobrang salamat sa mga solid na sumuporta sa ating mga kasimang taragat dyan. Sana marami kayong nakuwang aral sa mga aspiring seafarer natin dyan, na binigay ng tatlo ni Jomar B. Cordial, ni Lumre Kasidsid, tsaka si Gamil Pascolado. Sana marami kayong nakuwang advice sa kanilang mga senior. At syempre, thank you doon sa tatlong ngayon sa solid na pagbibigay ng video. Kahit sobrang hirap ng sistema ngayon sa barko, pero nagbigay sila ng oras at nagbigay ng video sa atin para masagot yung ating mga katanungan at para rin sa mga aspiring seafarer. Alam naman natin na sobrang hirap nga ngayon, pero isa ito sa mga inspirational na mga salita talaga na makakapagbigay ng positibong pananaw sa mga gusto rin mag-apply sa barko, lalo-lalo na yung mga nasa probinsya na tulad ko, na hindi naman wala ring experience o 5-star hotel. Ganang marami. At syempre, kita-kits ulit sa susunod nating content. Patuloy lang yung suportahan ng ating YouTube channel para mag-grow ng mag-grow. At syempre, marami pa tayong i-re-release na video, kaya abang-abang lang, guys. Kaya kung gusto mo laging ma-update sa ating pagre-release ng video, i-click mo na yung subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga i-release nating video. Yun lang, guys. Thank you and good night. Ciao. See you to my next vlog, guys. Yun. Kita-kits.